channel ko sa Evashin, pero mag-iwan ka din diyan sa ka, mag-iwan ka diyan sa ayan sa Alibaba vlog para mabalikan kita na. Otonics. Pony pony bubani, Otonics vlog. Di ba? Salamat. Asan na ako? Nawalan ako. Bakit ko konti ang tamsak ko? Kalahati ang tamsak ko sa Hefty Falarna. Iyan, dikitan mo siya. Dikitan mo siya pabalan, si kapatid Hefty. Ikaw rin, Tony, puntaan nyo siya tuwing alas 5 ng hapon. Marami kayong mapupulot dyan. Ana? Hefty Falarna, every 5 o'clock in the afternoon, doon kayo makakuha dahil siya isang paangat channel. Hindi ba? Thank you. Thank you, thank you. Aray ko. Rough and Yeras TV, Tamsak Dan, mega love shout out, Aliba. Thank you, naman, Rough and Yeras TV. Ayan, makipagdikitan ka sa kanila, sa mga naghahanap dyan ng mga subscribers. Pakidagdag yun, you see? Yeras TV. Thank you, thank you. And of course, just leave any footprints from my shorts videos para mabalikan ko kayo. Kasi, ito na. Baba muna kita pabalan ah, kasi may bagong pumasok na yan. Si Rough and Yeras TV. Pinay Taylor in Brunei. Andyan, isa din si Pinay Taylor in Brunei. Salamat, kapatid. Bisitahin nyo din siya. Nagbibigay din yan. Tumutulong din yan sa watch hour. Diba, Pinay Taylor in Brunei? Hey, salamat sa mga kapatid. Okay, let's go back to our topic na. Baka sa about kalungkutan. Yun nga, sabi ko may isa tayong kapatid dito na lagi siyang mag-isa. Maaga siyang nabalo. Maybe kasi siya ay, I think she's 63. It's more than 30 years siyang walang kapartner in life. Meaning to say, she was too young nung nawala ang kanyang partner in life. Pero nagkaroon siya ng dalawang anak. And of course, they have to separate with her kasi magkahanap buhay. Paano naman sila mabubuhay kung hindi sila makalayo-layo ngayon? Ganun talaga ngayon. Hindi unlike before na... yan. Sige, dikitan nyo siya. Unlike before na kwa na tayo-tayo, kung saan ito ipinangak na ay steady tayo sa mga bayan-bayan natin, di ba? Pero ngayon hindi na. Puro dayuhan na lang. Dayo tayo ng dayo. Yun na nga, may mag-iibang dagat para lang mabuhay tayo. Ganun ba? Sana nga sa mga kalungkutan na yan ay malabanan natin. At isipan natin ngayong ating mga anak ay ganun din na nalulungkot din na wala sila sa ating mga tabi. Lalo na yung sabi nga na yung lalo na pagtuwing kakain ay kahit na gaano kasarap ang niluto mong pagkain ay kulang pa rin. Pero as I said, kinikinig ng mga preachings, habang kumakain tayo ay makikinig tayo, nagpapakinggan natin yung taong nagpre-preach. If not, yung mga Christian songs na tayo din ay mapapaindak, at lalo na pagtutingnan natin yung pakinggan natin mismo yung message ng kanta at yung nagpre-preach, ganun ba? Sana isipin natin na yung kalungkutan ay isang pagsubok yan sa buhay. Pero huwag mong gawin na pag malungkot ka ay sabayan mo rin na malungkot. Hindi, ikaw din mismo ang magpapasaya sa inyong buhay. Pilitin mong maging masaya kasi pag wini-welcome mo ang kalungkutan na yan ay ikaw din ang bibigay. Sana yung iba nga ay it will fall into depression, it will fall into yung bang mabubuong kung ano-anong ibang klaseng sakit. At yun din ang magtutulak sa inyo. Sa lalong, ang inyong health ay magde-depreciate. Babagsak inyong mga, inyong system, yung mga, yung mga lahat na, imbis na yung makikipaglaban sa buhay. Ang laking factor yung, ng kalungkutan, kahit na sabi mo, wala ka namang sakit, pero, yun na nga, magkaiipon. Okay, sa mga sakit-sakit din, sa mga sakit-sakit din, labanan din natin. Ako,
lagi kong sinasabi, ako ay isang cancer patient, pero still, I'm still standing firm.